Quezon Provincial Library. Magandang araw! Ako si Ate J. Ann mula sa Quezon Provincial Library, isang mag-aaral na magbabahagi ng kaunting kaalaman patungkol sa Inanang Lucena. Bago ako magsimula, kilala niyo ba kung sino ang Inanang Lucena? Alam niyo ba kung saan siya ngayon nakalibing? Kung ganon, ay ako'y inyong pakinggan. Sa Hermana Pausta Labrador, Isar sa Jazz o mas kilala ngayong Hermana Pausta, isinilang noong December 19, 1858 sa Sitio Ayam na nooy bahagi ng Tayabas. Lumaki si Pausta na may malalim na debosyon at pananampalataya sa Diyos. Sa pagdarasal sa madaling araw, kabanyera ng simbahan, pagdarasal ng Santo Rosario, pag-aasikaso ng mga gawaing pansimbahan kapag may binyag, may sakit o namatayan, umiikot ang simpleng buhay ni Pausta. Naging katuwang din siya ni Padre Mariano Granja sa pagpapalaganap ng mabuting balita bilang katekista. Pinangarap ni Pausta na makapagpatayo ng paaralan para sa mga batang kapuspalan at upang higit na mapalaganap ang salita ng Diyos. Noong April 27, 1884, naitatag niya ang Eskwela del Sagrado Corazon de Jesus o mas kilala ngayon bilang Sacred Heart College, ang pinakamatandang paaralang katoliko sa lalawigan. Namatay si Hermana Pausta noong September 13, 1942. Ang kanyang libingan ay nasa loob ng paaralang kanyang itinayo at nagsilbing tahanan. Nasa memorial gravesite mismo nakatayo ang kanyang estatwa. Sa visa ng ordinansa bilang 2377, taong 2009, si Hermana Pausta ay idineklara bilang bayaning lokal at tatawaging ina ng Lucena. Pagkilala sa kanyang di matatawarang ambag sa lungsod. Kaugnay nito, ipinagdiriwang natin ang December 19 bilang Hermana Pausta Day. Tunay na malapit sa ating puso sa Hermana Pausta, ina at bayani ng Lucena. Sa pagtalakay patungkol kay Hermana Pausta, isa sa ating mga bayani ay tiyak na nakakahubog ng damdamin. Sa murang edad pa lamang ay siya ay nakapagpatayo na ng paaralan at marami na siyang natulungan. Sa mga ganitong gawain ay naway huwag tayong makalimot, atin sanang baliktanawin ang kwento ng ating mga bayani. Gawin natin silang inspirasyon para sa buhay na ating kahaharapin. Ako pong muli si Ate Gian. Hanggang sa muli, paalam!